Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaba ng mga kwentong bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Laila na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa isang masayahing bata na mahilig maglaro. Kung paano niya gamitin ang kanyang mga laruan at ano ang kanyang mararamdaman kapag ito ay mawala sa kanya. Na pinamagatang ang laruan ni Lara. Isinulat ito ni Teacher Richelle Esprihula at iginuhit ni Teacher Hill Sidayot Jr. na parehong mula sa rehiyon ng Caraga. Binigyang buhay naman ito sa anyo ng audiobook ng inyong lingkod, Teacher Laila C. Chavez mula sa Dibisyon ng Occidental Mindoro, rehiyon ng Mimaropa. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Si Lara ay isang masayahing bata. Siya ay mayroong mga laruan tulad ng bola, laso, lata, manika at iba pa. Tuwang-tuwa siya sa kanyang ginagawa. Kasama ang pinsan niyang si Lita. Araw-araw siyang naglalaro sa labas man o sa loob ng kanilang bahay. Ngunit, hindi siya marunong magligpit ng kanyang mga laruan at walang ingat sa paggamit nito. Kapag siya ay naglalaro sa labas, ay iniiwan niya ang kanyang mga laruan. Isang umaga, nagulat si Lara sa kanyang nakita. Nawawala ang kanyang mga laruan sa aparador. Hinanap niya ito sa sala, pero hindi niya makita. Hinanap niya ito sa kusina, pero hindi niya makita. Hinanap niya ito sa tulugan, pero hindi niya makita. Hinanap sa labas ng bahay, pero hindi niya makita. Hinanap niya ito sa ilalim ng punong kahoy, pero hindi pa rin niya makita. Nasaan kaya ang mga laruan ko? Wika ni Lara sa sarili. Napagod si Lara sa paghahanap ng kaniyang mga laruan. Nalungkot siya ng labis at umiyak ng malakas. Pik sa kaniyang likuran at nagsabing, Lara, gumising ka! At biglang nagising si Lara at sinabing, Ay, salamat! Panaginip lang pala! Muli, tiningnan niya ang kaniyang mga laruan at nakita niyang naggalat ito sa sahig. Niligpit niya ito at inayos sa kaniyang lalagyang aparador. Mula noon, si Lara ay natutunang magligpit sa kaniyang mga laruan pagkatapos niya itong gamitin. Kaya mga bata, ugaliin nating ligpitin
ang anumang bagay na ating ginamit upang hindi ito masira o mawala. Hanggang sa muli! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa anim ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig at matuto.